Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Limandis Vlog. Nako, mainit, matindi, may good news, may bad news. Nako, ito na ang inihintay po ng lahat. Driver bodyguard nitong si Police Major na nagtatago ng ilang buwan ho na sangkot di umano dito ho sa pagkawala ni Catherine Camilon. Kumpirmado, sumuko na po sa mga pulis diyan sa Batangas. Nako, matindi ito. Ito ay kapag ito ho ay nagkaroon ng pagkakataon na kumanta, ay maikakanta ho ito sapagkat ito ay identify na siya naglipat ng katawan ni Catherine Camilon doon po sa iba sasakyan. But beno mga kaibigan, laman ng video na yan ang ating tatalakayin kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pang na YouTube channel. Inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan nyo po akong panuorin, tuklasin ang pagsukuho nitong police bodyguard ni Police Major na si Jeffrey Magpantay. Pagkatapos po nating mapanood, ay magbibigay po tayo ng kaunting public opinion, komentaryo. Samahan niyo po ako. Sinasabit niya yung kanyang sarili na para sa investigation. Wala po kami talagang legal holdings po para po sana, para po siya po ma-arresto po talaga. Sumuko na sa Balayan, Batangas Municipal Police Station na umano'y driver ng pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Si Jeffrey Ariola Magpantay ay nagtungo sa police station kaninang umaga kasama ang live-in partner. Sinasabit niya yung kanyang sarili na para sa investigation. Wala po kami talagang legal holdings po para po sana, para po siya po ma-arresto po talaga. Si Magpantay ay sinasabing driver ni Police Major Alan De Castro na siyang itinuturo suspect sa pagkawala ni Camilon. Si Magpantay ay isa sa ilalim sa preventive custody ng mga pulis. Okay, alright. Shoutout po tayo. Pahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips dito po sa original mayari ng video na ito, mga kaibigan. Nako, supportahan po natin ito, mga kaibigan. Matindi. Good news, may bad news. At least ay nagkakaroon po ng ilang porsyento ng linaw dito sa kaso ni Catherine Camilon ng ilang nako, napakaliit na porsyento. Sapagkat importante, mahalaga, mga kaibigan, itong paglutang, pagsuko nitong police bodyguard ni Police Major na itong si Jeffrey Magpantay. Ilang buwan din o itong nagtago. But mamaya, padadaanan natin kaunti yan. Yung sinasabi na hindi pwedeng arestuhin dahil walang warrant of arrest. Ang gusto ko lang muna nga linawin dito, maliwanag ho. Pasasabaw na mainit, kumpirmado, hawak ko ng Police Batangas itong si Jeffrey Magpantay na sumukuho dito sa mga pulis upang ang kanyang sarili ay isusurrender para na sa ganun po ay sumailalim sa investigasyon tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Naku po, palakpakan naman kung ganon, ha? Aya, katulad nga po, ito ay importanteng mahalaga na marinig ho
ng personal with affidavit itong panig ho ni Jeffrey Magpantay. Ako, hindi ko na ulit-ulitin. Identify ho ito, tinuro ng mga testigo na ika nga po siyang nagbuhat sa katawan ni Catherine Camilon at nilipat ho doon sa ibang sasakyan. At na-identify naman na si Catherine Camilon po yun na binuhat dito sa pamamagitan po ng DNA test, mga sample na kinumbayin po ay tugma ho. So maliwanag ko, si Catherine Camilon, iyon pong ikang ay binuhat nito. Ang tanong, mga kaibigan, ano po ang layunan nito kung ito ay, kung bakit ito ay kusa na sumuko? Ito ba ay handa, taos puso, na makikipagtulungan tungkol dito sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon para tuluyan ng idiin ituro itong si Police Major na kanyang boss, mga kaibigan? Ito nga ba ang layunin ay guluhin ang investigasyon? Ito nga ba ang layunin ng kanyang pagsuko ay ilihis ang mga isyo, mga kaibigan? Marami pong katanungan ito. Ano nga ba ang layunin ito? Sana ho dumating sa punto doon na magsabi ho ito ng katotohanan. Data po at sa puntong ito, napapag-usapan natin yung mga layunin na yan. Abangan po natin ito, mga kaibigan. Hindi po natin hawak ang isip nito. Hindi po natin alam kung ikakanta nito ang kanyang boss na si Police Major. Hindi po natin alam na maituturo pa itong iba na sangkot dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Hindi po natin alam kung lilinisin ito ang pangalan ni Police Major, sapagkat aminado sa harap ng social media, sa harap ng taong bayan na nagkaroon po ng relasyon itong si Police Major kay Catherine Camilon. But sa punto ho na pagkawala ho, pagkawala ni Catherine Camilon, ang tanging sagot ho ni Police Major ay diyan na po sa korte, ika nga po magkita. Hindi niya sinasabi na wala siyang kinalaman. Yun po ang sabi ni Major. Hindi niya sinasabi na may kinalaman siya. Ang tanging sagot lang ni Police Major, magkita na lang sa korte at doon po sasagutin. Kabang-abang po ito, mga kaibigan. Ha? Dahil napaka tibay ho nitong ebidensya. Ito pong paglutang ni Jeffrey Magpantay kung ano man ang ikakanta po nito. Ha? Sana ho kumanta ito nang nasa tuno kahit bahay kubo, mga kaibigan. Dahil hindi pa nakikita itong si Catherine Camilon, once na nagsalita po itong si Jeffrey Magpantay kung ano man ang katayuan ni Catherine Camilon ngayon, kung may buhay pa siya o wala ng buhay, kapag sinabi niya po ang katotohanan dito ay automatic po tuluyan ang madidiin itong si Police Major kung sinabi niya na talagang doon po na ayon sa ika nga po ginawa nila di umano. But huwag po nating asahan dito. Mahirap asahan, mga kaibigan. Ito ay isang public opinion. Hindi po natin hawak ang isip nitong si Jeffrey Magpantay, katulad nga ng nasabi ko. Baka ito'y iba ang layunin. Sana ho, huwag dumating sa punto na gano'n. Sana ho, samahan natin ang dasal. Sa tulong din, tulong na rin natin ito. Moral support sa pamilya na Camilon, na ang paglutang nito ay sumagi sa kanyang puso at isipan na magsabi po ng pawang katotohanan at nang sa ganun po mabigyan ng linaw ang kaso dito kay Catherine Camilon. Ito rin po ang magbibigay sagot kung si Catherine Camilon ay wala ng buhay o buhay pa sa pamamagitan po na ikangapoy paglutang nitong si Jeffrey Magpantay, dahil identify naman ho na siya talaga ang naglipat
mga kaibigan. Siya rin po ang magbibigay linaw kung saan niya dinala. Siya rin po ang magbibigay linaw kung bakit nagawa kay Catherine Camilon yun, sapagkat kasama siya doon. Mga kaibigan, di umano. Yan po ang lumalabas sa investigasyon na talagang kasama si Jeffrey Magpantay sa turo po ng mga buhay na testigo. Mga kaibigan, kaabang-abang po ito at abangan po natin mamaya sa next upload ko. Ang complete details dito, ipapakita po natin kung makakakuha tayo ng full video dito sa pagsuko ni Jeffrey Magpantay. Abangan po din natin kung sino ang ikakanta nito, kung ano nga ba ang sasabihin nito with apidapit sa harap po ng mga pulisya, mga kaibigan. Hindi po pwedeng itago ang sasabihin nito kung bakit lumutang, kung ano nga ba ang kinalaman niya. Karapatan po nila na sabihin sa taong bayan kung ano ang layunin ng kanyang pagsuko. Kaya't kaabang-abang po ito, mga kaibigan. Maraming kaabang-abang dito. Pagpapain na mga kaibigan, yan po muna ang ating latest update dito. Sa ika nga po yung pagkawala ni Catherine Camilon, yung malinaw po dito ay hindi pa alam kung nasaan si Catherine Camilon. Abangan din po natin yan. At baka mamaya o sa ilang sandali ay magsalita na itong si Jeffrey Magpantay na tinuturong sangkot di umano. Abangan maya-maya po yan. Mag-upload po tayo. At kahapon nga po, ayan, nagkaroon po ng hearing. Hindi na naman umattend itong si Police Major. Nasaan nga ba si Police Major? Abangan din po yan sa next upload ko mamaya. Pipisanin po natin. At syempre, abangan din po ang pagtalakay natin dito na hindi pala piling aristuhin pa itong si Jeffrey Magpantay. Bagat alam po natin yan. Ayon sa ating pagsasaliksik na kapag walang warrant of arrest ay hindi pwedeng arestuhin kahit may kaso na. But medyo naguluhan po ako doon. Dahil ito po ay may reward. Ay paano binigyan ka ng reward ni Idol Rapi Tulpo? Kung halimbawa ay sabi nga ng pulisya noon, kalat na kalat sa social media, na matagal na po itong tinatalakay din natin, na hinahanap si Jeffrey Magpantay ng kinaukulan. Paano ito hahanapin kung hindi po pwedeng arestuhin? Katulad nga po yan, sumuko, hindi pwedeng arestuhin. Medyo naguluhan po ako doon. May kaunting katanungan. Baka ako'y naguguluhan lang. Pero mamaya ho, tatalakayin din po natin, mga kaibigan, yan. Sapagkat hinahanap noon pa, hindi naman pala pwedeng arestuhin. Ay paano kung nakita nyo ho yan? Nakita nyo, paano nyo? Bakit hahanapin nyo pa kung hindi pwedeng arestuhin? Yun po, medyo magulo ata. But ba na mga kaibigan, yan din po ang bibigyan ng linaw natin mamaya sa next upload po natin. Maraming salamat po ha. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat hindi nga po natutulog ang Diyos sapagkat ito pong nangyari na paglutang ni Jeffrey Magpantay ay napakalaki pong bagay na sa ganun po matuklasan natin dito ang buong katotohanan. Kahit pa hindi ito magsabi ng buong katotohanan ay magkakaroon po ng linaw yan sa pamamagitan po ng ika nga po investigasyon na siya po ang ika nga po magsasabi na ika nga po kung nasaan dinala si Catherine Camilon. Baga magpot sabi ko nga, hindi po natin hawak ang isip nito. Kahit ngayon po, hindi pwedeng magsabi yan kung nasaan si Catherine Camilon. But, tandaan po natin, pwede ho magbago ang utak nito. Pwede magbago ang takbo ng isip nito. Kung hindi man yan sabihin ngayon, bukas makalawa, magbabago ang takbo ang isip nito para sabihin ang buong katotohanan. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Pasensya na po kung tayo sa ganito sa tema ho ng aking vlog ay marami po tayong mga sinasabi, public opinion. Hindi ko po kayo ikang ay pinipilit na manood dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Ito po ang tema, ito po ang takbo ng aking YouTube channel. Komentaryo, nagpapakita po ng counting video. Mayroon po tayong pinagbabatayan at video
That's why, pagkatapos nyo pong mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion komentaryo na nababase ho sa takbo ng video, mga kaibigan. That's why, hindi po tayo nagpapakalat ng pictures. Alam nga naman, magpakita ka lang ng video, basta pinakita mo, tapos nakaganyan ka na lang, hindi ka magbibigay ng anumang public opinion. Very important po sa ganyan, ang public opinion na related diyan o sa video na pinapakita ko po. Hindi po tayo nagagalit, ako po ay nagpapaliwanag lang. Sana po maunawain nyo kung bakit ganito ang takbo ng aking vlog, kung bakit ganito ang takbo ng aking YouTube channel, na hindi ko na po ito pwedeng baguhin dahil ilang taong ko na po itong ginagawa dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Diyan po, sa comment section, pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. Yan po ay buong puso ko pong nirerespeto. Abangan po mamaya, nako po, may init pa na balita tungkol dito. Latest update sa pagkawala ni Catherine Cameron, pagsuko nitong police bodyguard ni Police Major. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpak.